Hello everyone! We're here at Blue Bella dito sa Tagaytay at nandito kami ng family para mag-relax, mag-chill, magpaka-peaceful, di ba? Hope. Kaya lang, di ba tayo mga nanay, minsan parang hirap-hirap maging kalmado, ang hirap maging peaceful dahil most of the time talaga lagi tayong naka full volume, di ba? At kanina, excited kami lahat mag-swimming. Pahop. Excited tayo mag-swimming, no? Kaya lang, nililinis pa yung pool. So, mamaya pa siya pwede. So, si Hope, dahil sobrang excited na siya, she's crying, di ba? She's crying dahil sobrang excited na siya mag-swimming. So, lately kasi nagiging pet peeve ko yung kapag iyak siya ng iyak. Kasi si Hope yung anak namin na medyo emotional. Konting bagay, umiiyak siya. So, ang tendency for me, instead na i-comfort ko siya, most of the time, nagagalit talaga ako. So, nawawala yung peacefulness sa akin, ano. So, I've learned over the years, kumbaga parang nagiging conscious effort ko to bilang mommy, no, na kapag yung mga anak natin may pinagdadaanan sa buhay, katulad niyan, hindi makapag-swimming, ang laking problema niyan, di ba? So, ako bilang mommy, I need to do these three things na i-share ko din sa inyo. Ayan. So, ito yung three tips kung paano maging peaceful mommy. Ayan. So, first is letter H. Sabi mo nga, letter H. H is, ayan, we need to hold our reaction. Ayan. So, bago tayo mag-react mga mommy, kunyari, bago natin sabihin na, ano pa yan? Para hindi lang makapag-swimming, umiiyak ka na agad. Ayan. So, instead na magalit tayo, instead na mag-react agad tayo negatively, let's just pause, hold our reaction, and isipin natin mabuti kung paano natin gusto makita tayo ng mga anak natin. Gusto ba natin na makita tayo ng mga anak natin na nagiging monster o kaya nagiging hawk? Di ba? Ayaw naman natin yun. So, first thing is to hold our reaction. So, pause, inhale, exhale, mag-isip muna tayong mabuti, o kaya kumalma muna tayo, pwede tayong mag-walk out muna, no, kung gusto natin pakalmahin yung ating mga sarili. So, yan, hold your reaction. Number two, hope, letter U. U. Ano naman yung letter U? U is understand their perspective. Okay? Kahit naman sino, di ba, lagi nating sinasabi na, sige, ilagay natin yung sarili natin sa sapatos niya. Okay? Para maintindihan ko yung emotions ni Hope bilang 2 years siyang hindi nakapag-swimming, di ba? So, kailangan kong maintindihan na kung umiyak siya dahil kahapon niya pa nilulook forward na mag-swimming, sabay hindi pa pwede. Lumabas kami para mag-swimming 1 o'clock, tapos 4 o'clock pa. Imagine yung tagal ng intay niya. So, instead na magalit ako, inilagay ko yung sarili ko sa situation ni Hope, which is yun nga yung perspective na sobrang excited siya, disappointed siya, di ba Hope? So, I understand, no? So, kailangan natin tanungin, anong support ang kailangan ng anak ko right this very moment? Ano yung kailangan ng anak ko from me? So, instead of thinking na this child is giving me a hard time, ang isipin natin, my child is having a hard time. So, magkaibang perspective yon. So, we always, kailangan natin ilagay yung sarili natin sa perspective ng mga anak natin para maintindihan natin kung bakit sila nagre-react ng ganun, kung bakit sila umiiyak ng ganun, kung bakit sila nagmamaktol ng ganun. Ayan. So, bago tayo magalit, bago tayo mag-react o maging negative, okay, ilagay muna natin yung sarili natin sa perspective nila. So, again, you understand their perspective, okay? And lastly, letter G. Yan. Letter G is give them grace to be human. Okay? Kung yung mga matatanda nga, di ba, minsan hirap na hirap pang maging patient, eh. Hirap na hirap sa self-control, hirap na hirap pa sa mga ganung bagay, no? So, kailangan nating maintindihan na katulad nila, yung mga anak natin, is yung brain niya, nagde-develop pa lang, nag-grow pa lang. So, kung halimbawang nahihirapan sila sa area ng self-control or ng patience, let's just give them grace to be human, no? Kumbaga,
kung halimbawang meron silang maling reaction o hindi natin nagustuhan, hayaan natin silang maging bata. Tapos kausapin natin sila ng maayos. I-explain natin ng maayos bakit hindi pa makapag-swimming. Okay? And all. Ayan. So, give them grace to be human. Wag masyadong mataas ang expectations natin sa mga anak natin. Of course, maganda na meron tayong mga expectations sa mga anak natin, pero make sure na it's realistic, no? Hindi yung nakakasakal o nakakasamang expectation. Ayan. So again, H, hold your reaction. U, understand their perspective. And G, give them grace to be human. Pag pinagsama mo yan, that's hug. Okay? So, if you want to be a peaceful mom, if you want to be a mom na kalmado, hindi reactive, okay, H-U-N-G, hug. Ayan, so kanina, nung masama ang loob ni Hope dahil hindi makapag-swimming, niyakap ko na lang siya, and sabi ko, while waiting, let's have fun, diba Hope? Maya-maya, magsiswimming na tayo. Papakita ko mamaya yung pool na siswimmingan ni Hope, diba Hope? Lapit ka na mag-swim. After 2 years, makakapag-swimming na siyo. Okay, bye mommies. Remember, H-U-G, hug, hold your reaction, understand their perspective, and give them grace to be human. Say bye guys. Swimming later. Bye. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.